So hi guys, welcome back to my channel. And today, ang ating gagawin ay makikipag-chismisan lang sa inyo. Masyadong nagte-trending kasi yung si Tulfo and yung teacher na gusto niyang tanggalan ng lisensya. Ngayon, may bagong video kasi si Tulfo na gusto niya na lang mangyari is pagbatiin si student, yung parent, and yung teacher para matapos na ang mga marami kasi nagalit, lalo na yung mga teacher, mga anak ng teacher, yung mga estudyante. Kahit ako, nainis sa agad-agarang desisyon na gusto nung parent na tanggalan ng lisensya yung teacher. First of all, love ko yung teacher. Love ko ang mga teacher. Idol ko si Tulfo kasi kita nyo naman ang progress ng kanyang show na na-actionan niya agad yung mga problema. Sorry sa background, sinanunod yung anak ko sa cellphone. So, medyo maingay. And then, sana tayo. Mabilis siya mag-action, mabilis may sagot agad. Takot sa kanyang mga tao. Siguro, kaya lang, ang opinion ko lang naman is, kaya siguro siya nakapag-decide ng ganun dahil makikita nyo sa video na yon na si Lola ay galit na galit or something, naging emotional talaga daw. Kasi ayokong panoorin totally yung video na yon kasi walang kasenses. Ang pagiging teacher ay napakahirap na gawain. Sila ang pinaka tawag dito, hindi ganun ka-level yung sahod nila. Kasi may pamangkin din naman akong teacher. So, may kaibigan akong teacher. May mga kakilala rin akong teacher. Alam ko yung story nila. So, parang asakit lang sa puso. Pinalabas ka lang. Napahiya ka. 90s children, as in, binabato pa ng pambura ng blackboard. Anong tawag nito? Pinalalabas sa labas, pinapa-squat, pinapalo ng ruler. Ang mama ko nung araw, is pinatatayo yan sa tabi ng bintana. Tayo sila, squat. Ganun sila, ganun ang teacher nung araw. Ikaw na pagsabihan ka lang dahil hindi ka sumusunod. Una-una sa lahat, ang teacher ang pinakapangalawang magulang ng mga estudyante na hindi kaya. Sila kasi yung magtuturo sa anak mo, sa magiging apo mo, sa lahat, sa mga pinsan mo, sa mga bata na hindi kaya ituro naming mga magulang sa inyo. So, dun sa magrarant lang tayo dun sana sa family na ang tawag nito na nababash na sila ngayon dahil sa ginawa nila. Sana pinag-isipan niyo muna bago kayo tumakbo kay Tulfo. Alam niyo yung may sarili naman kayong pag-iisip, huwag niyo dalhin sa emotional. Matutrauma yung bata talaga sa ginawa niyo, lalo siyang matutrauma dahil maraming nagbabash. Marami talagang nagbabash siya sa inyo. Dahil sa kagagawa niyo, oo, nandun ka na, napahiya ka na, lahat. Pinalabas ka dahil hindi ka sumunod sa gawain na inutos sa'yo ng teacher mo. Ba't ka nag-school? Big question, bakit ka nag-school kung ayaw mo sumunod? Diba? And, sa Tulfo naman po, sana, idol namin kayo, isang pagkakamali nyo lang to, pero big impact dahil lahat po tayo, dumaan sa pagiging estudyante. Lahat po tayo naging teacher. Nagkaroon ng teacher hanggang college. May teacher tayo, may nagtuturo sa atin. Until now, may magulang tayong nagtuturo. Pagtuturo pa rin po yung teacher, pa rin po ang magulang ninyo.
sana po, sinasala nyo muna po yung mga i-interviewin nyo, i-broadcast ninyo sa YouTube, sa Facebook, ilalive ninyo, kung saan man, sa radyo. Hindi yung basta bara-bara na lang po kayong magsasalang nang hindi nyo muna pinag-iisipan. Hindi po kami nagagalit totally sa nangyari na yon. Pero at least ngayon, di ba, may solusyon kayo na tamang gawin. Imbis na gatungan nyo pa po yung problema, gawan nyo po ng solusyon. Hindi po yung apoy bumiliyab na, galit na yung mga magulang, galit na sila dahil napahiya yung estudyante. Ginatungan nyo pa po, gusto nyo pa po na tanggal ng lisensya, ganto ganyan. Pwede naman po mag-public apology si teacher kung gusto. Kaya po ng teacher yung gawin yun. So yun, nagrarant lang po ako kasi masyado pong emotional yung nangyari. Though, pinag-uusapan din kasi namin ng mama ko yan. Kaya yun, nakwento rin ng mama ko na ang mga estudyante noon, masaya. Ngayon, parang nakaka-stress. Kung ako magiging teacher at sasabihin sa akin na wag ganito, wag ganyan, bakit ka nag-school? Kung ayaw mong inuutosan ka, dadala ka lang naman ng card sa school. Kung nakalimutan mo, di say sorry. Give and take lang naman yun eh. So yun, nagrarant ako kahit may sakit ako. Yun lang po ay opinion ko. Hindi po ako nagagalit kung kanino. I-explain ko lang po kung ano. Saludo pa rin po ako kay Sir Tulfo. And alam ko, hindi naman makakarating sa kanya yung rant ko na to. Sana lang po talaga, bago kayo mag-broadcast or i-live or i-ano nyo sa YouTube, sana po isalain munang maigi kasi mas marami pong nangangailangan ng tulong ninyo. Yung mga nasasagasaan na tinatakbuhan. Gaya nung nakita ko sa Facebook, bata namatay dahil sinagasaan. Nasagasaan, tumakbo yung driver. Ang pumunta is yung family. Asan ang hustisya po doon? Diba po? Sana yun, matulungan nyo. Or yung mga nare-rape. Yung mga batang kalye na nasa nagdadrag sa kalye. Ganun po sana, salain nyo po muna yung mga na-hold up. Yung mga problema ng OFW, napakarami. Huwag naman po sana ninyo pang dagdagan pa ang problema ng Pilipinas. Sana po mas matulungan pa. Kasi problema po yan eh. Hindi lang po isang tao ang tinanggalan nyo ng lisensya. Lahat po ng teacher ay nadurog ang puso sa nangyari. Nasimpatya po ng tao talaga nasa teacher. At dun sa mga magsusumbong po sana, at ayoko po mapunta sa, huwag naman po sana mangyari sa akin na mapunta ako sa Tulfo. Dahil pinanonood ko lang yon, ayoko mangyari yung nangyari kay V na natulfo. Agad-agad natulfo siya. So, yun. Basta yun, ayoko yung mga YouTube vlogger na bigla na lang na, mga artista na bigla na lang sumusulpot sa Tulfo. Ayoko naman po mangyari yung gano'n, no? Matulfo ko dahil sa ranto na to. Comment ko lang po yun. Hindi po masama magbigay ng opinion. And, iba't iba pong reaction talaga ang mangyayari. Sa parents po, please, God bless po sa inyo. And, huwag na po kayo munang mag-Facebook, anything, social media, alisin nyo po sa mundo ninyo. Dahil talaga kung maraming galit sa inyo sa nangyari. Ingatan lang ang sarili. And may alam ko may mga threat na yan na lalabas. Okay, so ganito, ganyan. Lalabas po talaga yan. Magkakaroon kayo ng threat sa buong family ninyo. Ganyan po ang Pinoy. Hindi ko po binabash lahat ng Pilipino. Pero once na may nasaktan, lahat po masasaktan. So hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. Thank you sa pakikinig at panonood ng aking vlog. Kahit nag-rant lang ako about kay Tulfo and dun sa teacher. So, God bless everyone. And please do subscribe to my channel. Hit the notification bell. And like and follow me in Instagram and Twitter. Nandito na. Ay, nalalabas na dyan. Yeah, and yeah, again, God bless. Opinion lang po ito. Ulitin ko po, opinion lang po. God bless everyone. Thank you for watching.